Kanina lamang nga po ay tuluyan ang umalis si Dwight Howard sa pangalawang beses na pagkakataon sa prangkisa ng Lakers para pumunta sa Philadelphia 76ers. Pero kahit gaano man nga po nakakadismaya ang kanyang naging desisyon para sa kanyang mga fans, sigurado naman nga po na may rason. Isang rason pa rin si Dwight Howard kung bakit nga ba siya umalis muli ng basta-basta sa Lakers na atin naman pong pag-uusapan dito sa ating bagong video. Sasamahan na rin nga po natin ito ng balitang pilay na nga po agad ngayon ng Los Angeles Clippers matapos lamang ang unang araw ng free agency. Kaya tara, sabay-sabay nating panoorin yan. Welcome back mga idol sa bagong video na pagkukwentuhan ngayon. Siyempre, bago nga po tayo mag-umpisa, ay huwag niyo munang kalimutang i-follow ang ating Facebook page, J-Zone TV 2.0. Shout out nga pala at maraming salamat sa lahat ng mga solid J-Zone TV dyan, na mga taga-Taguig, Kainta, Rizal at sa lahat ng mga taga-Bulacan at Marikina. Maraming salamat sa inyo mga idol. So tara, halina't ipagpatuloy na natin ang ating pagkukwentuhan ngayon. Inasahan na nga po ng mga fans ng Los Angeles Lakers na maibabalik nilang muli ang kanilang sentro na si Dwight Howard ngayong off-season matapos ang matagumpay nitong pagbabalik sa prangkisa sa pagkuha ng kanyang kauna-unahang kampiyonato sa kanyang buong karir. Sa halos ilang taon nga po niya sa liga ay sa Lakers lamang nga po niya nalasap ang tagumpay ng pagiging kampiyon. Ngunit nabago at nadismaya nga po tayong lahat ng mag-iba ang storya na tinahak ni Dwight Howard makarang ikinumpirma ni Adrian Wojnarowski na hindi siya babalik pa ng Los Angeles Lakers next season. Kaya siguradong hindi lang nga po ako mga idol ang nagtaka kung ano nga bang naging rason. Ano nga bang naging totoong rason ni Dwight Howard? Bakit nga ba niya ito nagawa muli? Gayong buhay na ang kanyang karera sa Lakers. Well, kung ang isang NBA expert nga po ang tatanungin, hindi naman nga po nakakabigla ang ginawang move na pag-alis ni Dwight Howard sa Los Angeles Lakers ngayong free agency. Kahit una na nitong ipinangako sa kanyang mga fans na babalik siya dito. Kabilang na nga daw po sa mga rason ng paglayas na naman ni Dwight Howard sa Los Angeles Lakers ay dahil sa kakulangan ng sweldo na ipinang-aalok sa kanya ng team. Sinabi pa lang nga po ni Howard ilang araw pa lang ang nakakalipas na gusto niyang maglaro pa rin sa Lakers, ngunit ayaw na nga po niyang maglaro pa ng libre. Gusto nga daw po nitong magkaroon naman kahit papano ng isang katanggap-tanggap na kontrata dahil deserving naman nga daw po niya matapos ang kanyang naging performance last season. Subalit, gaya nga po ng napag-usapan na natin dito sa akin channel, wala nga pong kakayahan ng Lakers na pataasin pa ang sweldo ni Dwight Howard, at kung gagawin man nga po nila ito ay sobra naman nga pong maaapektuhan nito ang gagawing plano ng Lakers sa pagpapa-improve ba ng kanilang lineup. Kaya sigurado na nga pong mas pinili na lang ng Lakers ang pagpapa-improve pa ng kanilang team gamit ang pagkuha ng mga bagong upgraded na player kaysa sa pag-sign muli kay Dwight Howard. At syempre, mas pinili pa rin nga po nito na magkaroon siya ng mas maayos na kontrata sa isang magandang koponan. Samantala, sa ibang balita naman nga po mga idol, nagulanta nga po ang buong Los Angeles Clippers ng maagaw ng kanilang karibal na Los Angeles Lakers ang kanilang 6 man na si Montrezl Harrell. Hindi nga po inasahan ng marami, lalong laro na ng mga manlalaro ng Clippers, na mangyayari ang ganitong klaseng trade sa unang araw pa lang ng free agency. Kaya dito pa lang nga po ay pilay na agad ang Los Angeles Clippers matapos mawala sa kanilang mga kamay ang isa sa mga offensive big man ng kanilang lineup. As of now nga mga idol, kahit isa pa rin nga po sila sa mga championship favorite, ay medyo tahimik pa nga po ang Clippers sa paggawa ng move sa free agency. Hindi katulad nga po ng Lakers na puspusa na ang paghahanda para sa bagong season. Sumunod na rin nga po mga idol sa pag-alis ni Montrezl Harrell sa Clippers si Jamichael Green na kumuha ng bagong kontrata sa team
ng Denver Nuggets. Bukod nga po sa kanilang dalawa, ay una na nga po nilang pinalaya si Landry Shamet ng nakaraang araw sa pamamagitan ng isang 3-team trade deal. Ang nagagawa pala nga po sa ngayon ng Clippers ay magpanatili ng kanilang mga player katulad din na Patrick Patterson na nabigyan nila ng 1-year deal at si Marcus Morris na kumuha ng 4-year $64 million contract. Pero wag naman nga po muna tayo mga idol mag-alala dahil mababa pa naman nga po ang araw para kumuha sila ng mga bagong player at baka lang naman sa mga susunod na araw ay biglain at gulantangin tayo mga idol ng nilutong plano ng front office ng Los Angeles Clippers. Abang-abang lang kayo. Once again, this is J-Zone TV. Don't forget to subscribe mga idol. Maraming maraming salamat sa panonood ninyo.